So guys, mayroon kaming nahuling vine moth dito sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, pero kung makikita niyo sa clip, nakita natin siya lumilipad-lipad lang sa taas. So hindi naman siya harmful. Kaya ang ginawa ko is hinuli ko siya. And tara guys, samahan niyo kung pakawalan siya. So papakita ko siya sa inyo. Ito siya oh. Yan. Ito siya. So hindi ko pa alam yung eksaktong species. So aalamin ko kung anong species to ng moth, pero sure akong vine moth to. Ayan. So malaki siya. Ayan. Halos kasi laki siya ng aking hinilip ko. Ayan. So gawin natin guys, kailangan natin siyang pakawalan kasi hindi ko to pwedeng alagaan or what, kasi wild caught siya kung in case. So hindi advisable mag-alaga ng mga wild caught na animal or insects. And tingnan nyo, napakaganda nyo. So syempre akala nila ipis, kaya ginawa ko, hinuli ko agad, tinignan ko, chineko ko. And ayan, isang napakagandang uri ng moth. So tara guys, pakawalan natin sya. De, gusto nyo munang tignan, ayan sya. Isang napakagandang species ng moth. Hindi kasi ako expert sa mga moths, pero kung titignan nyo, napakaganda nya. Ayan, nasa sandwich guy. Ito yung kanyang, ayan. So, gumamit lang ako ng catch cup eh. So, tara pakawalan na natin siya. Ayoko na rin siyang ma-stress masyado. And hindi to yung kanyang natural habitat talaga, no? And trivia din pala dito sa mga moth. Alam nyo ba yung mga moth is nocturnal sila. Kaya kung mapapansin nyo, ayan. Kumbaga sila yung butterfly ng gabi. Ganun yung pinaka key doon. So pag meron kayo nakitang mga nagliliparan sa gabi, automatically moth yun, no? Hindi naman lahat, pero usually ang mga moth kasi is mga nocturnal talaga. So ito siya, isang napakagandang moth. Tingnan niya yung kanyang pattern, tingnan niya yung kanyang pakpak, napakaganda rin. Ito yung mukha niya, no? So samahan niyo na akong pakawalan siya. Tara pakawalan natin. Lagay natin siya sa sahig para dun siya lilipad na lang. Baka kasi pumasok ulit sa bahay. Pakawalan na natin. Ayaw niya pa lumipad eh. Pero hintayin lang natin siya lumipad. Ano yung nakaya natin? Galawin na natin. The next day. So hello guys, this is Sir Sufilis and welcome back sa ating channel Sufilis TV. Guys, favor naman, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, and mag-subscribe sa Sufilis TV para sa mas madami pang kwentong hype sa lapit. So guys, gusto ko lang din magpasalamat dahil na-monetize na yung ating channel dito sa YouTube, ang Sufilis TV. Monetize na po tayo. So isa pang favor guys, huwag nyo rin skip yung mga ads, kahit yung mga short ads lang, huwag naman skip para malaking tulong na yun sa channel natin para mas marami pa tayong magawa at magawa natin yung mga plano dito sa channel na ito. So maraming salamat sa inyo, sa mga sumuporta dito. So samahan nyo lang ako sa aking journey dito sa aking channel, dahil tutuparin natin isa-isa yung ating mga layunin dito sa channel ito. So tara, samahan nyo ako. So nung nakaraan kasi umorder ako ng mga tarantula na pandagdag dito sa
aking collection. So, ang ginawa ko is sumanap ako ng mga seller. So, shoutout nga pala kaya sa Arachno Brothers sa nagbenta nitong mga rare tarantula. So, meron akong dalawang biniling tarantula. So, ito yung dumating. Ito muna. Ito, isa lang yung dumating. Yung isa, I think, next month pa. Na-delay lang. Pero, ipapakita ko siya sa inyo. So, ito yung binili ko. Sobrang liit niya, no? So, et, ang species ng tarantula na to is Hakpaktira pulchripes. So, kung titignan nyo, ito yung itsura niya. Ayan, isang napakaganda at napaka-rare na tarantula na makikita sa market. So, isa to sa mga dream tarantula ko dahil sobrang ganda ng kulay nila, ganda ng coloration. So, kung titignan nyo, may gold siya at may blue sa kanyang kulay. So, napaka-unique ng kulay, no? So, guys, ilipat natin siya dito sa enclosure na binigay sa akin. Ayan, dito. Try natin siyang ilipat dito. So, wala akong mas maliit na enclosure. So, yung mga Hakpaktira pulchripes, guys, is mga fossorial. So, mga naguhukay sila. So, ang gagawin ko lang dito siguro kahit hanggang dito lang yung substrate. Tapos, i-rehouse natin siya. Then, I think hindi pa siya kakain. No? Pero, try din natin siya pakainin. Tignan natin kung kakain siya. So, tara guys, samahan niyo ako. So, tignan muna pala natin kung buhay siya, no? So, nasa vine siya. Ano ba ito? Tingnan natin. Ayan, tingnan niya yung kulay. Naku, lalabas. Ayan siya. Tingnan natin. Mag-focus ka. Okay. Ayaw mag-focus ng camera ko. Ayan siya. So, try natin siya ilagay sa loob na para safe siya. Baka maano siya, ma-stress siya. So, ilagay muna natin siya dito. So, buhay na buhay siya. So, konting kaalaman lang pala. Itong mga Hakpaktira pulchripes is, yung common name nila is yung golden blue baboon tarantula. So, coming from the world, isa silang mga baboon tarantula, no? Ayan, napakaganda. So sila matatagpuan sila sa South Africa. Ayan. So, isa to sa mga tarantula na pinapangarap ng napakaraming keepers katulad ko dahil sa sobrang ganda nga ng kulay nila, no? So, napaka-rare ng kulay niya and sobrang ganda nito, no? Napaka-rare nito sa hobby. Actually, hindi naman sobrang rare pero maka-classify siyang rare dito sa Pilipinas kasi isa siyang baboon na ang ganda ng kulay, no? Then, yung coloration niya ang ganda, blue tsaka gold, no? Ayan. So, nakita naman natin na buhay siya, no? So, ang gagawin ko ngayon, masyadong malaking enclosure niya pero ang gagawin ko na lang is lalagyan ko ng substrate. So, tara, samahan nyo na akong i-rehaw siya. Dahil wala pa akong soldering iron, ito na lang muna yung gagamitin ko. So, iinitin ko lang yung dulo nito tapos itutuso ko. So, bakit ito yung ginamit ko? Kasi pagka gumamit tayo ng malaki mga pako, mga alambre, baka makalusot siya, no? Kaya nila mag-squeeze out kasi sa mga maliliit na butas. So, ang gagawin natin, ito yung gagamitin natin pang butas. Wala pa kasi ako soldering iron. Ang tagal dumating nung in-order ko. Pero ang gagawin ko lang is, butasin natin siya. So, tara! So, ito na siya guys. Napalabas ko na siya. Ito na yung kanyang vial tube. So, ang gagawin natin is tingnan lang natin siya. Kasi may ilap tong mga to. Ayan pa lang siya. Isa pa lang siyang ganap na spiderling. Ayan, napakaganda pa. Pero pansin nyo, medyo dilaw na at blue, no? Nakikita ko na yung color variation itong tarantula na to. Pero sa ngayon kasi, pagka mga slings, eh, hindi pa talaga ganun ka-vibrant yung kulay nila. Pero pagka lumaki sila na lumaki, is sabi ko nga yung kaninang picture, diba? Pinakita ko na. Ayan. So, isa siyang napakagandang tarantula, guys. Ayan. Ayan. Looks healthy naman. So, tingnan natin. Tap lang natin siya ng konti. Tingnan natin kung gagalaw. Sana huwag ka mag-bolt. Tingnan natin. Gagalaw ba siya? Ayan. Naku, nag-bolt siya. Kinabahan ako. Wala pa naman akong ano. So, huwag niyo akong gayahin guys ha. Yung mga beginner dyan. Ayan. Sana siya.
Ayan. Nakalimutan ko i-zoom out yung kanina. So, yan na siya guys. Tingnan nyo yung kulay. Obserbahan nyo. Isang napakagandang tarantula na naman ang ating madadagdag sa koleksyon. So, sinisimulan ko na rin mag-collect ng mga rare na tarantula. So, samahan nyo ako. So, yun lang guys. So, yun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat sa pag-watch nitong video na to sa Sufilis TV. So guys, maraming salamat ulit sa suporta. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. And don't skip the ads guys. So malaking tulong na yun sa ating channel. Marami talagang salamat. Sobrang sarap sa pakiramdam na sinasabi ko na yun. So yun lang guys. Keep safe and God bless guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi.